tumawag kasi yung doktor mo. He's just checking up on you. Dapat daw kasi nagpapahinga ka na. Audrey, I'm sorry. Dave should just rest. And I think you should go. Dave. I'm sorry, if you want, you can stay here. Kasi bilang technically, asawa ko pa rin ang anak ko, di ba? Alis na po ako. Sige, Dave. Dadalaw na lang ako dito bukas pagkatapos ng klase ko. Ma, bakit niyo ginawa yun? Sasabihin ko na dapat sa kanyang totoo. Alam mo, anak, siguro hindi ka pa nakakapag-isip ng matuwid dahil sa surgery mo. Siguro may latak pa ng anesthesia yung katawan mo. Why don't you just rest? Ma, wala akong pakialam. Gusto ko na lang ayusin yung dapat ayusin. Hindi niyo ba naiintindihan yun? Pero clearly, lalo mong ginugulo ang sitwasyon. Mag-isip-isip ka nga. Once na malaman ni Audrey ang ginawa ni Mamita at nalaman niya ang ginawa ko na binigyan ko siya ng fake marriage certificate, kakasuhan niya tayo. Hindi niya gagawin yun, Ma. Gusto lang niya makalaya. Kaya! Huwag ka nga masyadong nagtitiwala sa mga tao. Nagbabago sila. At bago mo protektahan ang ibang tao, unahin mo muna ang sarili mo. Tsaka sayang naman. Ang tingin na ng tao sa'yo, you're a hero, anak. Baka bigla na lang maging kontrabida ka. Kayo po mayari dito? Oo. May problema ba? Nakita ko yung nangyari kahapon. Sa itaas ng galing bumuril sa sundalo. May alam ba kayo? Ang isang linggo, may umupa dito sa itaas. Sa isang kwarto. Puro sila mga lalaki. Nagduda ako. Minsan, 10 oras ng gabi, nagpa-plano sila. Kailangan daw merong iligpit. Yung mga pangalan silang sinasabi. Isa na dun si Lieutenant David Garcia Jr. Narinig niyo po ba yung mga pangalan nila? May natatandaan ba kayo? May tumatak sa akin. Ano pangalan? Ramon Licomberi.